Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay December 26 at ginugunita natin ang kapistahan ng martyrdom ni San Esteban at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magbibintang sa inyo sa harap ng Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa mga sinaguga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari, subalit magpapatutuo kayo sa harap nila at ng mga hintil. Kapa nililitis na kayo, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo magpapatutuo. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapahamak ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalaban ang mga anak sa kanilang mga magulang at ipapatay nila ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa panahon pa tayo ng pagdiriwang ng Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ngunit ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan ay nakakagulat at para napaka-killjoy ang dating. Dahil ang ating unang pagbasa mula sa aklat ng Gawa ng mga Apostol, chapter 6 verses 8 to 56, ay tungkol sa pagpatay o martyrdom ni San Esteban. At ang ating Panginoon sa mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng babala na para sa lahat na gustong sumunod sa Kanya, ihanda nila ang kanilang mga sarili sa pag-uusig na darating. Na parang ang mga temang ito ay hindi naaayon at angkop sa pagdiriwang ng Pasko. Ngunit ito ay napakabisang paalala para sa ating lahat. Dahil kahapon nasilayan natin ang ganda ng ating Belen, ng nativity scene. At huwag po nating kalimutan ang totoong naranasan ng mag-asawang Jose at Maria noong iniluwal ang sanggol na ating Panginoon, na nailuwal po ang sanggol sa sabsaban dahil hindi po sila tinanggap sa bahay panuluyan at wala din pong nagpatuloy sa kanila. Naisilang ang anak ng Diyos sa isang kuweba at nakahiga sa isang matigas na higaan na pumarito sa Jesus. Hindi upang mamuhay ng karangyaan at komportable, kundi upang maglingkod sa sangkatauhan na handa siya maghirap, usigin at patayin. Na mula pa sa umpisa, ipinahayag na ng ating Panginoon sa lahat na gustong sumunod sa Kanya. Nadadaanan nila ang Kanyang dinadaanan, ang Kanyang naranasan. Kaya ang pagdiriwang ng kapistahan ng martyrdom ni San Esteban sa araw pagkatapos ng araw ng Pasko ay isang mabisang paalala sa atin tungkol sa katotohanan ng buhay Kristiyano upang hindi tayo puro reklamo pagdating ng mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, ang pagdiriwang ng kapistahan ng martyrdom ni San Esteban sa araw pagkatapos ng araw ng Pasko ay nagbibigay sa atin ng halimbawa kung paano natin tanggapin at suklian ang dakilang regalo ng Diyos, ang pagbibigay ng Kanyang anak, na ang dapat nating tugon at ibigay dahil sa dakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pagbibigay sa atin ng Kanyang anak ay wala pong iba kundi ang ating buong buhay. At yan po ang ehemplo na ipinapakita sa atin ni San Esteban, ang pagbibigay ng kanyang buhay para sa Panginoon. At huwag nating kalimutang panghahawakan ang mabuting balita na ipinahayag sa atin ng Panginoon, na pagdating sa araw na iyon, tutulungan tayo ng banal na Espiritu tulad ng naranasan ni San Esteban. Ayon sa Gawa ng mga Apostol, chapter 6, verses 8 to 59, nakita ni San Esteban na nabukas ang langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat naging kaisa natin si Kristo, kaya hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. At sasabihin sa atin ng ating Panginoon, alam ko ang pinagdadaanan mo, kaya huwag kang sumuko, kapiling mo ako. Ako ang Emmanuel o ang Diyos na suma sa atin. Ito ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties.
Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us.